reaksyon about sa mga pangyayari. Hindi ko talaga maintindihan ang kampo ng kabila. Bakit kaya sila ngawa ng ngawa? Inanahimik naman yung tao eh, hindi naman sila inaano. Ano bang problema ng mga to? Di ba sila nahihiya sa mga ginagawa nila? Sila pa yung nananakit. Pero ito sila ngayon, hindi matahimik. Ano ba yung kaluluwa nila? Puti or itim? Bakit kaya ayaw nila tigilin yung mami putito natin? Lumayo na nga yung tao pero pilit pa rin nila hinahabol. E ano kayo, buntot? Sunod ng sunod? E si mami putito na nga yung umiiwas. Pero pilit niyong sinundan. Tapos mandamay pa kayo ng ibang tao na wala namang kinalaman. Nagko-comfort lang yung tao para maibsan naman yung sakit na daladala niya. Dahil sa inyo. Bakit kaya hindi matahimik ang kaluluwa ng mga yan, no? Kapag makita lang yung ipin ni Mamo na ngumingiti, issue sa kanila. Bakit? Ayaw nyo bang nakikita na masaya yung mami putito namin? Bakit galit kayo kapag masaya siya? Ano bang problema nyo? Ayan tuloy, marami na tuloy kayong kalaban dahil sa pinaggagawa nyo hindi kayo matahimik. Pilit na nga kayong iniiwasan, pero ito kayo, sunod na sunod sa kanya. Ano ba kayo? Fan na medyo basher? Sabi nung ex, okay na sila. Pero bakit ayaw mong tigilan? Bakit naiinggit kayo tuwing nagsasaya yung mami putito namin? Eh para kayo yata yung hindi makamove on sa mismong ginawa nyo sa kanya. Tapos hindi pa kayo kontento na isang bisis nyong durugin siya pero ginawa nyong triple. Mahiya naman kayo. Yan tuloy, ang dami nyo ng kalaban. Yung dati nyo mga kaibigan, naging kalaban nyo dahil sa mga bunganga nyo, hindi magandang lumalabas. Kayo itong kaawa-awa talaga tingnan. Oo. Kasi lagi kayong naiinggit tuwing may happening kay Mamo P namin. Gaya ng sabi ko, hindi ako basher ni Mami T or ex ni Mami Putito, pero kung hindi dahil din sa nanay, baka walang gulo eh. Sana pagsabihan niya yung nanay niya na tigilan niya si Sarah. Kasi tahimik lang talaga yung tao. Nagre-recover pa na makamove on sa mga ginawa niyo. Okay?